nakalagay dun na ano, na object and yung action word, di ba, kahapon. Ayan, so choose a verb that represents the motion of the picture, then memorize verb phrases. Yung nandyan sa libro, ayan, yung 46 to 52, ayan. Tapos ito, na-discuss na rin kahapon, di ba, itong example natin. Tapos ito rin, ayan, so continue lang tayo dito sa mga, ano, iba pang examples, ayan. Sige, itong nasa screen, basahin nyo tapos send nyo kung ano sa tingin nyo yung answer. Okay, and so ang answer dito ay okay. Sige, so wait lang. Yan, i-translate natin. Yan. So, i-translate muna natin isa-isa. Ayan, start tayo dun sa number one. Ayan. So, sabi dito, ayan, sa number one, ayan, mulpurige murul chuku isumnida. Ayan. So, mulpurige. Ayan, mulpurige is, ano, watering can. Ito, yung lagay nung pandilig nung halaman. Mulpurige. Murul chuku isumnida. Ayan. So, ibig sabihin yan, watering, the watering can. Ayan. So, nilalagyan ng tubig yung, ito, yung watering can. Eh, dito sa picture, ang nilalagyan niya ng tubig is yung, ano, yung halaman, yung plant, o flower. Okay. So, mali yung number one. Ayan. Hindi one yung answer. Then, itong number two. Ayan, yung number two naman. Wachue, murul tamgu isumnida. Ayan, number two. So, number two, sabi ay, it contains water in the, so, meron daw tubig yung, ano, plants. So, hindi rin yun yung answer. Ayan. Then, next, itong number three, mali pa rin. Ayan. Kasi mulpurige, same, parang same din siya dito sa one. Ayan. Merong tubig yung, ano, lagayan ng ito, yung watering can, may tubig daw. Ayan. So, wrong din yung three. So, answer is four. Ayan. Wacho. Okay? Ayan. So, four is, ayan, wachoe murul chugo isumnida. Ayan. So, wacho is plants. Then, murul chuda. Murul water, chuda give. Ayan. So, answer is 4. Ayan. Giving water or watering the plants. Okay? Ayan. Sige, next, ano, example. Ayan. So, itong example ay, ano, listening. Ayan, so listening, merong apat na picture, tapos isang word lang yung maririnig nyo. Kung ano yung narinig nyo na word dito, yun yung answer. Sige, so ito yung word. Ayan, sige, send nyo kung ano yung sa tingin yung answer.
Okay, and so sinan yung answer is 4. And correct, patagal. Takko isumlida. So ano bang ibig sabihin nito? Yung sentence natin dito. Diba 4 yung answer? Cleaning. Okay, cleaning the floor. Okay. Sige. Then, yung verb phrases, yung nasabi ko, ano, madali lang nyo siyang masasagutan pag alam nyo mismo yung mga nakalagay dun sa picture, yung action word and yung ano, yung object, ayan na nandun. So, sabi dito, poki ka, modo kurumilte, mulkunem yung chingwa, tong chakal tutku machugi. When the examples are all pictures, listen to the names and movements of the objects and guess them. Yan, pagka-picture daw lahat. So, kailangan ng, ano, marinig mo dun yung object and yung action word na ginagawa ng mga nasa picture, kagaya nung last na example natin. Ayan, next, itong example na to. Ayan. Oh, Saramun, musul hago isumnika. So, nasan yung answer dito? Okay, ayan. So, ang answer is 3. Ayan. So, answer is 3. Ayan. So, yung ulhago is mnida. Ayan. So, dun pa lang, di ba, sa mga, ano, yung mga sports, hobbies, ayan. Pagka may, na-memorize mo yun, maulit lang din naman siya kahit sa mga ganitong question, ayan, na hindi lang isang word. Di ba, naalala nyo kasi yung mga una nating ni-review ay ano lang, picture tapos word lang. So, ito medyo mahaba na picture pero ano na, may action word na. Ayan, ibali parang isang sentence na siya, hindi lang isang word. Ayan. So, pagka alam nyo yung mga ano, familiar kayo dyan, kahit dun sa mga nauna nating vocabularies, is maulit lang din naman siya pagdating dito sa ano, yung ibang parang type nung exam. Ayan. Sige, so next example. Ayan, next example. Ito, listen to the names and movements of the objects in the picture and match them. Ayan, kurume natanen, mulgunem yung chingwa. Tung chakul turoso machogi. Ayan, so listen to the names and movements of the objects in the picture and match them. And so pagka isa lang yung ano, yung picture na nakita nyo, ayan, ano rin siya yung sa listening, ayan, bawat number may sasabihin doon sa ano, sa choices ill, ayan, isasabihin na word or isang sentence, ayan, isang sentence. Okay. Sige, so continue tayo. Ayan. So checking order. Ayan. Look at the movements shown in the picture and choose the answer. Ayan. Kurume natanun. Tong chakal poko pokieso dapul korunta. Then recall the name of the moving object and its pronunciation. Tong chakal hanun mulkune myung chingwa kugose panumul sangkihanta. Ayan. As soon as you heard it and choose the answer. Yan. So yun lang naman yung sa ano, ito verbs for picture questions. And pagka familiar ka dun sa ano, sa mga nakita mong object din, and
is madali mo lang siyang ano, masasagutan. Ayan, pagka alam mo yung nakita mo sa picture, ayan. Sige, next example. Check ko lang kung meron pa, ayun, meron pa tayong example. Ayan, so compare the names and action of the object shown in the picture. Tapos, eto, ayan, so sa listening to ulit, ayan, Durin Gosol, Kuruship Sheo. So merong apat na picture, ayan, meron tayong apat na picture. So, ito yung action word. So, sa exam, wala na kayong makikitang mga word. Dito lang kasi, example lang naman eh. Ayan. Ayan. So, yung number one, meron tayong Jaruda. Ano ibig sabihin ng Jaruda? Tukat. Oh, correct. Tukat. Then, number two, sagittal, tukat. Sagittal chicta. To take pictures. Oh, correct. Then, Kitaril Chida. To hit guitar. To hit or to play guitar. Then, Karuchida. To teach. And so, ito yung word na maririnig nyo sa listening. Yan. So, ang answer ay number one. Oh, correct. Ayan, number one. Mukcherul charuku ismnida. Ayan, charuda. Ayan. Sige, next. Ito, isaramun. Mosul hagu ismnika. Ayan, so what does this person do or doing based dito sa picture? Ayan. So, ito yung word natin. Naruda. So, ano yung naruda? To carry or to move. Okay. To carry or to move. Then, ang object dito is cake. Ayan. Merong cake. Sige. So, number one. Ayan. Sige. So, ito yung choices natin. Ayan, so, meron tayong ito, number one. Ayan, number one ay keikul sagu isumnida. Ayan, so, keikul sagu isumnida is to pack the cake or packing the cake. Okay, oo. Ayan, so, to pack or to ano, yung parang binabalot. Ayan, yung cake. Ito kasi, yung sada. Ano? Di ba meron tayong sada na pag sa sentence ay ibig sabihin din ay cheap. Ayan. Itong sada is nagmimin din siya ng ano, to wrap. Ayan. To pack. Ito. Yung sada na to or sagu isumnida. Ayan. Tapos ang answer dito is number two. Keikul narugo isumnida. Ayan. Carrying cake. Ayan. Naruda. Narugo isumnida. Then, number 3 and 4, hindi na ito yung answer kasi sa picture, wala namang box. Ayan. Ang nandito sa picture is cake. Ayan. So, pagka ganun, sa exam, alam mo na kung saan ka, kung saan number lang yung answer. Ganyan. Yung tamang answer. Pag inulit, di ba, dalawang beses lang naman uulitin. Ayan. Alam mo na kung saan lang yung pakikinggan mo kasi itong 3 and 4 ay ano eh, box. Yan, hindi naman cake. Yan. So, sige. Yan, may iba pa tayong example dito sa ano, verbs for picture questions. Yan, wait lang. Ayan. So, key points. Ayan. Hexim pointer. Ayan. So, ganun pa rin. Choose a verb that represents the motion of the picture. Then, memorize verb phrases. Ayan. So, memorize kayong verb phrases kasi ano naman, pagdating sa sentence ay lumalabas din yan. Tapos,
ano, hindi lahat kasi ng lumalabas sa exam madali. Yan. Merong may hirap talaga na parang malalalim, mas malalalim pa yung ano, yung mga words or sentences na ginagamit doon. Kaya, kung medyo malayo pa yung exam nyo or kahit malapit na yan, pero may time pa naman kayo para mag-review or mag-memorize is, ano, bigyan nyo ng time, ayan. Kasi, sayang, ayan. Pero yun nga, okay lang yan kung mga first time kayong mag-take. Ayan, kasi nababasa ko dun sa GC. Merong mga hindi naka-masano, ayan. So, okay lang yun na try pa rin ulit, ayan. Nung mga nakaraan nga, meron dong ano eh, mga nakapangatlong take na, pangalawa, ganyan. Pero, ano, uwi pa rin sila, ayan. Pang-apat na take, nakapasa na. Basta siguraduhin nyo lang yung age limit nyo ay malayo pa, ayan. Kasi, kung mga nasa 20s kayo, okay lang, sige, exam ka ng exam. Pero pag ang edad mo ay 36 na, 35, 36, ganyan. Dapat, ano, mapasa mo na yung, ano, yung exam, di ba? Ayan, 37. dapat, ano lang, isang take lang pag nag-exam kayo. Kasi, di ba, age limit nila ay, ano, 38, 39 yata. Ayan. Sige. So, checkpoints. Ayan, Romanize. So, hindi makapag-Romanize dahil computer-based yung exam. So, yun, kung kayo medyo nahihirapan pa rin magbasa, ayan, ano, practice pa rin kayo ng basa. Kung tama din kayo magkabisado, ano, basahin nyo na lang yan yung nasa libro, ulit-ulitin nyo. Ayan. At least, napapractice din yung reading mo, di ba? Ayan. Sige, so meron tayong example dito, pabasa din. Send nyo kung ano tingin nyo yung answer. Okay, ayan. So, ang answer na sinend nyo ay 2. Ayan. So, 2. Ay, uy, Jerul, umkiko, isumnida. Ayan. So, uy, ja, chair. Chair yung nandito sa picture. Kaya, itong 3 and 4, ayan, basta alam mo na yung object na nakita mo or things na nandito sa picture is, una mo siyang i-check dun sa choices kung lahat ba to ay uija, ganyan, or iba-iba, di ba? Kung iba-iba, mas maganda kasi mahanap mo agad yung correct answer. Pero kung ganito, dalawa parehas, tas parehas din to. Dalawang uija, dalawang checksang. So, kailangan, ang kailangan mong i-check pag ganito, di ba? 1 and 2, same na uija chair. Ngayon, check mo yung action word. Kung ano yung tamang action word dito sa picture. Ayan. So, bukod dun sa to carry or to move, is meron siyang similar words. Yung to carry, bukod dito sa umkida, meron pa ito yung narida and unbanhada. Ayan. Same meaning sila. Ayan. Pero dito yung ginamit is umkida. Ayan. So, uy, Jerul, umkiko, isumnida. Ayan. Carrying or moving chair. Itong nasa picture. Ayan. Tapos, yung ibang meaning ng choices natin, ayan, yung action word na nandito, itong joripada or joriphago, isumnida, is assemble, to assemble. So, assembling the chairs. So, hindi yun yung answer. Kasi nga, dito sa picture ay, ayan, dala niya yung upuan. So, moving or carrying the chair. Uija, ayan,
yung object dito. Then action word is ito. Umkiko isumnida. Ayan. To carry or to move. Ayan. Sige. Then next. So yun pa rin. Ayan. When the example are all pictures, pag sa listening, listen to the names and movements of the objects and guess them. Again, next example. Okay, and so sinend yung answer ay 4, 2, hey. And so answer dito sa example ay 4. Ayan. So 4 ang answer. So umsigul, bedalhago isumnida. So to deliver is ito, bedalhago or bedalhada. Itong number 2, may nag-answer niyang 2, no? Ayan. So autobay. So motor, ito yan, motorcycle, di ba? Autoviral, bedalhago isumnida. So answer is ito, number 4, umshik. Umshigul, bedalhago isumnida, or bedalhada. Ayan yung action word. So yung nandito kasi sa picture ay ano, pizza. Ayan. Pero hindi yun ginamit na word kasi madali lang. Ayan. Pidya lang, di ba? So ang ginamit na word is umshik. Ayan, umshik, food. Ayan, umshigul. Bedalhago, nida. Ayan, so delivering food. Ayan. Ito, yung choices dito, autobay. So, pwede ka malito kasi nakasakay siya doon. Diba, sa motorcycle. Ayan. Pero check mo yung action word. Ayan. Mandilgo, mandildamik, bedalhad, deliver. So, di-deliver niya yung motor, di ba? Hindi naman. Ayan. Mayawak siyang food. Or hindi kasi ginamit yung word na pizza. Ayan. So, ginamit na word ay food, umshik. Ayan. So, answer is 4. Umshikul, bedalhago, isumnida. Ayan. Pizza, pija, food, umshik. Look at the picture and match the name. The name and motion of the object. Ayan. Find the name of the object shown in the picture. Ayan. Find a verb that expresses the movement in the picture. Dun sa choices, parang ganito, di ba? Ayan. Hanapin mo kung ano yung action word dito sa picture and yung object. Ayan. Pero dito nga, hindi kasi ginamit yung word na pizza. Ang ginamit ng word ay food. Umshik. Yan. So ito, yan yung nandyan sa libro. Walang translation, diba? Yung verbs for picture questions. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, ano, madali lang naman to lagyan ng translation kasi kaulit-ulit lang naman to. Ayan, tignan nyo itong number 71, sagwa. 72, sagwa din. Ayan. So, 71, sagwa roll, sitko, isum nila. Sagwa, then sita. Ano yung sita? Tuwash. Correct, tuwash. Tapos sagwa is? Apple. Okay, apple. So, washing apple lang. Ang ibig sabihin. Ayan. Then next, ito, sagwa din. So, check mo lang yung action word. Kakta. Ano yung kakta? Or itong kakko isumnida. To cut or to... To peel. To peel. Okay. Ayan. To peel apples. Ayan. Tapos itong 73 so, to 75 ay puro ano lang. Sajin. Ayan. So, sajin. Sajin ay anong ibig sabihin? Picture. Okay, picture. So, ito ay boda. Or to see. Bobo to see.
Okay, to see picture or to look at the pictures. Ayan. So, ganun lang ito. Ayan, madali nyo lang ito matranslate. Ayan. Kung alam nyo yung object dito, yung action word, di ba sabi ko kahapon, tanggalin mo lang itong mga go. Gawin mong da. Kasi yun naman yung ano niya eh. Yun yung dictionary form niya. Shitta, kakta, boda, kolda, butida, ayan. Butchida, sorry, ayan. Butchida, tada, mukta, tamta, ayan. Ito ay grammar lang. Present progressive tense. Go isumnida. Okay? Ayan, sige. So, check natin ang iba pang examples. Ayan, pag wala na, meron pa pala. Sige. Basa din sa inyo kung ano sa tingin nyo yung answer. Okay, and so correct answer is 1. Ayan. 1. Sapro, tangal, paku, isumnida. Ayan. So, sap, shovel. Ayan. So, dito, sa picture, ang object ay sap. Ayan, yung pala. Ayan. So, pagka alam mo yung nakita mo sa picture, ayan, sap, di ba? Kahit, etong 3 and 4, kahit sa exam, kahit di mo na yan basahin, okay lang. Kasi, alam mong mali yan. Kasi, homie. Oh. Diba? So, dito ka na lang sa 1 and 2. Ayan. Ito na lang yung choices mo. Kasi, ito yung may sap. Ang check mo na lang yung action word. Ayan. So, answer is 1. Sapuro, tangal, paku, isumnida. Ayan. So, I'm digging with a shovel. Ayan. So, answer is, ayan, number 1. Sige, the next. Okay, ayan. So, dito, ang answer is 1. So, listening to, listening. Ayan, may apat na picture. Tapos, iting sasabihin dun sa ano. Sa audio, iting maririnig nyo. Ayan, pyong one, kaku, isumida. Ayan. Ay, hindi ko nalagyan ng... Ano ba? Hindi ko ata nalagyan ng... O nga. Ayan, so answer is 1. O, correct, 1. Pyong one, kaku, isumida. Ayan, so going to the hospital. Ayan. Punta ng hospital. Number 1. Byung 1 hospital. Kada is to go. Kaku isumnida going. Ayan. Okay, next example. Isaramun. Mosul hagu isumnika. Ayan. Isaramun. Mosul hagu isumnika. So, what does this person do or doing? Hagu isumnika. Ayan. So, number 1. Ito. Sajinal, butchiku isumnida. Ayan. So, yan ba yung correct answer or hindi? Ay, hindi. The next, ito, sajinal, teku isumnida. So, ito yung correct answer or hindi rin? Hindi pa rin. Okay, so hindi pa rin.
The number three, Kupurul Buchigo Isumida. Tama po. Ayan. So, number three. And number three yung answer. And putting on stamp. Parang ganun. Upyorul Buchigo Isumida. Ayan. Then, number four, Upyorul Teku. Ito naman parang tanggalin. Di ba? Ito put on stamp. Ito parang take off. Ayan. Or pull out. Parang ganun. Upyorul Teku Isumida. Number four. So, answer is three. Upyorul Buchigo Isumnida. Yan. Okay, next example. Yan. So, ito ay listening pa rin. So, isa lang yung nasa picture. Ito yung question, isa ramun mo, sulhago isumnika. Hintayin nyo lang ulit kung saan number sasabihin yung ito, please. Diyan sa picture. So, ang action word niya is ito, chongsohada. Chongsohada means, ano, to? Clean. Okay, correct. Clean. Ayan. Tapos, ang place ay chuksa. So, chuksa is? Cattle shed. Correct, cattle shed. Ayan. So, ito, number one, chuksaral takku isumnida. Ayan. So, chuksaral, yung number one natin, chuksaral, takku isumida. So, hindi yan na, hindi yan yung, ano, answer. Ayan. Wiping. Ayan. The next, ito, number two, chuksaral, chongsohago isumida. Ayan. So, answer is, ayan, number two. So, dito sa three and four, ayan, pagka narinig mo to, kahit di mo maintindihan yung action word dyan, basta alam mo yung place, is pwedeng ano, na makatama yung answer mo. Kasi alam mo yung place dito ay chuksa. Then, sa some and sa 3 and 4, ang sinabi ng place ay donsa. So, ano ba yung donsa? Pigsty. Okay, pigsty. Ayan. So, hindi na ito kasali. Parang kagaya din ng mga nauna, di ba? Ayan. So, kahit yung place lang, halimbawa dito place, yung object na makikita mo dun sa picture, pagka alam mo yun, ayan, is mababawasan din yung mga choices mo. Kagaya nito, di ba? Ayan. Chuksa, cattle shed. So, papakinggan mo na lang dito yung tamang action word. Ayan. Sige, next. Ito, meron tayong lahat ng nasa picture, ang object ay apple. Ayan. So, ano yung apple? Ito yung pinakamadali ng mga vocabularies, di ba? Sagwa. Okay, ayan. Sagwa. So, ang kailangan mong marinig dito ng tama, yung mga action word dito sa picture. Mga action word. Kasi isa lang yung object eh, apo lahat. Ayan. So, ang dapat mong marinig ng tama is yung mga action word. Ayan. So, chupta or tada is to, ano? To pick. Okay, to pick. The number two, pochanghada or sada is to, kanina meron. Okay, to wrap or to pack. Ayan. Then, number three, sita, and to wash. Okay, correct, to wash. Tapos number four, and kakta is to cut. Ay, okay. To peel. To peel. And to peel, balatan. So, ito yung sentence na maririnig mo dun sa audio, sa listening. So, ang answer is? Four. Okay, correct, and four. Ayan, sagwarul, kakku isumnida. Ayan. Sagwarul, kakku isumnida. So, peeling the apples. Ayan. Kakta. So, how to solve or paano sagutan? Ayan. Compare the names and action of the objects shown in the picture. Ayan. Choose the answer immediately. If you don't know, increase the probability of getting it right by erasing
what is not the answer. And so sa exam kasi may time limit. And kaya kailangan, 'di ba, lagi namin sinasabi sa inyo, unahin niyo yung madadali, ganyan. So ito pagka mga picture, madali lang. Ayan, compare dun sa mga sentences. Eh kung yung mapapasa yung exam mahirap, halimbawa isa lang picture tapos madaming sentences. Ayan, kaya nga mas maganda ano eh. Madali lang. Eh, pero hindi kasi natin alam kung ano yung mapupuntang exam sa inyo, 'di ba? Ayan, sige. Wait lang. Open ko yung kasunod. Ayan. So, continue tayo. Synonyms, antonyms na yata. Yung kasunod niyan. Wait lang ha.잠시만요. 혹시 이거 떨어뜨리셨어요? 제 거 아닌데요? 그래요? 그럼 누구 거지? 잠시만요. 혹시 이거 떨어뜨리셨어요? 제 거 아닌데요? 그래요? 그럼 누구 거지? 여보세요? 여보, 집에 오는 길에 당근 좀 사다 줘. 당근만 사면 돼? 응, 두 개만. 알았어. 여보세요? 여보, 집에 오는 길에 당근 좀 사다 줘. 당근만 사면 돼? 응, 두 개만. 알았어. 저기요. 이 근처에 전철역 있어요? 이 길 따라 쭉 가다 보면 있어요. 고맙습니다. 저기요, 이 근처에 전철역 있어요? 이 길 따라 쭉 가다 보면 있어요. 고맙습니다. 오늘 수업은 여기까지고 숙제하는 거 잊지 마. 선생님, 질문 있습니다. 오, 네가 웬일이니? 뭔데? 숙제 안 하면 안 돼요? 오늘 수업은 여기까지고 숙제하는 거 잊지 마. 선생님, 질문 있습니다. 오, 네가 웬일이니? 뭔데? 숙제 안 하면 안 돼요? 안 돼! 잠시만요. 혹시 이거 떨어뜨리셨어요?
제 거 아닌데요? 그래요? 그럼 누구지? 여보세요? 여보, 집에 오는 길에 당근 좀 사다 줘. 당근만 사면 돼? 응, 두 개만. 알았어. 저기요, 이 근처에 전철역 있어요? 이 길 따라 쭉 가다 보면 있어요. 고맙습니다. 오늘 수업은 여기까지고, 숙제하는 거 잊지 마. 선생님, 질문 있습니다. 오, 네가 웬일이니? 뭔데? 숙제 안 하면 안 돼요? Okay, ayan. So, continue tayo dito sa synonyms, antonyms. Ayan. So, open nyo yung book nyo sa page. Wait lang. Ayan, page. Yung kasunod lang netong verbs for picture questions. Page 53. Ayan, 53. Madami to. Ayan, hanggang 62. 53 to 62. Ayan. Synonyms, antonyms. Pisitan mal, pandemal. Yung mga nag-exam last year, marami lumabas na ganito. Ngayon naman daw, yung mga ngayong January, no? January, tama ba? January, February. Oh. Fill in the blanks, yung marami. Ayan. So, yun, di ba? Hindi natin alam kung ano yung lalabas. Ano yun? Depende sa month. Yan ng ano, kung kailan ka mag-take ng exam. So, ngayon, March. Yan. Tingnan natin ngayong March kung ano yung mga lalabas naman sa exam. Yan. Sige. Yan. So, may nagtanong kanina dito, no? Wala nang wala pang ano eh bagong registration para dun sa mga bagong mag-e-exam. Ayun. So hintayin lang natin kasi may mag-e-exam pa hanggang April eh. So di rin namin alam kung magpapa-exam silang ngayon or next year na. Ayun. So ganyan lang naman eh. Kaya yung iba 'di ba na tinamad mag-review last year kasi kala nila ano matagal pa, tapos postpone, tapos may schedule ulit, ayan. So ano lang kayo, review-review lang. Para kung dumating man yung time na mayroong panibagong registration para sa mga bagong mag-e-exam, is ano, ready ka mag-take ng exam kasi di ba, nakapag-review ka kahit wala pa namang schedule, ayan. Sige. So, continue tayo. Ayan. Book, ayan yung book. Synonyms, antonyms, page 53 to 62. Ayan. Pisutan mal, pandemal. Key points. Ayan. Sa pag-answer ng, ano, ng synonyms, antonyms na question sa exam. So, memorize the vocabulary that came out on the test, including examples. Ayan. So, hanbon siyome na watun uwi ng pando siyamki pogi poham. Ayan. So, memorize nyo yung mga vocabulary. Ayan. Lagi naman, di ba? So, memorize simula nung
na. Ayan na, na ano natin na review. Ayan. Ito, lalo na to kasi walang picture. Words talaga. Ayan. Ano na. Similar word and opposite word pa. Itong synonyms, antonyms. Ayan. So, bisitan mal pande maril myong sa, tong sa, yung sa, pusa, nanuoso. Ayan. Similar words or opposite words are divided into nouns, verbs, adjectives, and adverbs. Kaya marami. Tingnan nyo dyan. Kung na-open nyo or na-review nyo yung libro, ayan, makikita nyo dyan. So, memorize by category. Kate, ito. Category piolo, amki. Ayan, memorize by category. So, ganun din. Parang yung mga nauna nating vocabularies, di ba? Nakakategory. So, ganito din tong ano, synonyms, antonyms, ayan, nakakategory siya. Ayan, nahati siya sa nouns, verbs, adjectives, and adverbs. Ayan. Sige. So, start tayo. Ayan, read the question and choose similar or opposite words. So, dun sa gantong question ay nakalagay dun sa taas kung anong hahanapin mo. Kung synonyms ba or antonyms. Kung similar or opposite. Pisutan mal or pandemal. Ayan. So, muncerul ilku pisutan marina pandemal korugi. Ayan. Read the question and choose similar or opposite words. Ayan. Sige. So, meron tayong example dito. Malay nyo, di ba, yung mga example na nire-review natin dito, merong kagaya niyan, nalalabas sa exam. So, mas maganda kasi alam nyo na kung ano yung sagot. Sige. So, number one muna. Ayan. Basahin nyo, one lang muna, then send nyo kung ano sa tingin nyo yung answer. So, ito ay similar word nung nakalagay dito. Okay, ayan. So, answer nyo ay 1. Sige. So, correct. Then next, sige, next, ito naman, 2. Bago natin, bago ko explain and ilagay yung translation. Okay, ayan. So, sinend yung answer is 4. Okay, ayan. So, correct. 4. Sige. So, ito yung translation. Ayan, dun sa mga bago pa lang na ngayon lang naka-attend ng review. Ayan. So, merong gantong question na lalabas sa exam. So, depende sa exam. Ayan. Kung anong lalabas sa inyo kasi hindi nga natin alam, di ba? Ito ay mga example lang dun sa mga nakaraang exam na ganito yung lumabas na kanila. Ayan, para at least lang may idea kayo kung paano sagutan. Ayan, so meron tayong mga example para kung lumabas man to sa inyo, halimbawa pagka kayo na ay mag-e-exam,
is alam nyo kung paano sagutan kahit di nyo alam yung word. Joke lang. Ayan. So, ganun, di ba? May idea kayo kung paano sagutan. Kasi ito, bukod dun sa fill in the blanks, mahirap din to. Pag di mo alam yung word, kasi wala ng picture. Ayan. Kung ikaw halimbawa is konti pa lang yung mga na-memorize mong vocabularies, tapos ito ay synonyms, antonyms, similar and opposite words. Diba? Kahit isang word lang to, kung di mo alam yung word, diba? Paano mo sasagutan? Ayan. So, itong number one, what is similar to the following word? O, taong tano eh. Satan, maren, muusim ni ka. So, dito, ayan, sa number one, ito yung question. So, para masagutan mo to, kung similar or opposite word, kung synonyms or antonyms, dapat alam mo kung ano yung nandito sa question para alam mo yung hahanapin mo sa choices. Ayan. Kagaya nitong una natin, yung number one. So, yung mga, dahil example lang muna to, ayan, yung mga susunod na lang, di ko na, wala na yung color. Ayan. Kung ano yung color red, similar word. Ayan. Then yung blue ay opposite word. So, pisitan mal, similar word, nung nakalagay dito sa box, so it, yung word is tada. So, meron lang naka-close and open parenthesis na word din para pang-example lang. Ganyan. So, word couple, tada. Ayan. So, monthly salary, tapos to take. Ayan. So, similar word daw ng take, tada. So, similar word niya dito sa choices is itong bata, to receive. Ayan. So, pwede din, diba, na to receive monthly salary. Ayan. To take monthly salary. To receive monthly salary. Ayan. So, sila yung similar word. Tada and bata. Ayan. Tapos, itong mga choices, ito yung ibig sabihin. Ayan. Sokta to mix. Bulbuta to fire. Oruda to go up. Ayan. So, answer is 1. Ayan. Then, next, itong number 2. Ayan. Number 2 naman is what is the opposite to the following word? Pandemaren. Ayan. So, kung dito, bisitan mal, similar, synonyms. Pandemal, antonyms. Ayan. So, dapat alam mo din yung nakalagay dito sa question. Ayan. Para alam mo kung ano yung hahanapin word sa choices. Ayan. So, halimbawa, kala mo, halimbawa lang naman, wala kang idea sa ganito. Kala mo lahat, ano lang, similar word lang. Oh, so, yun ang hahanapin mo, di ba? So, pag ganito, merong lumabas sa inyo, check nyo din yung mismong tanong kung ano ba yung hahanapin mo, kung similar word or opposite word. Yan. So, pisitan mal, similar. Pandemal, opposite. So, dito naman, opposite word daw ng long. So, long is kilda. So, dito sa choices, ang opposite word ng long, ayan, kabateran, is short. Ayan. So, answer is 4. Chalta. Ayan. Tapos, number 1, chokta, few. Nolta, large. Molda, far. Chalta, short. So, answer is 4. Ayan. So, ganun lang itong nandyan sa libro yung synonyms, antonyms. So, ganito siya. Ganito yung makikita nyo pagdating sa exam. Ayan. Ganito lang. Ayan. Ito. Ayan. So, ito, sabi ko nga, mahirap to pagka hindi mo alam yung word na nakalagay. Diba? Kahit sabihin natin isang word lang yan, kung hindi mo alam yung nakalagay dito, 'di ba? Paano mo hulaan mo lang ganun yung mangyayari. Ayun. Kasi hindi ka familiar dun sa word. Ayun. Tapos 'di ba sa dami nung nakalagay diyan sa book 1 to 62. Ang nakalagay dito, sabi, kung na-review niyo na ay
Ano, this chapter comes out in the reading part of EPS topic but only one question is given. So, ang lalabas daw ay isa. Yan. So, huwag kayong mag-alala, meron tayong mga example dito. Yan. Para kung halimbawa lang ulit, ayan, lumabas yun sa exam nyo, is alam nyo na ayan, kung paano sagutan and may idea na kayo dun sa word. So, assignment nyo din yan. Yung, kung napansin nyo, wala rin siyang ano, English translation, di ba? Ayan. Wala rin siyang English translation. So, dun sa mga bagong nag-attend, ayan, ngayon lang nakapag-attend, pwede nyo tong itong gamiting dictionary. Ayan. Pang-translate ng mga words na nandyan. Sige. So, pattern. Ayan. Read a question and choose similar or opposite words. Ayan. So, yun. Yung sinabi ko kanina. Kailangan basahin yung tanong. Ayan. Yung tanong dito. Kung, para alam nyo kung anong hahanapin nyo. Ayan. Kung pisatan mal or pandemal. Muncheril ilko pisatan marina pandemal korugi. Read the question and choose similar or opposite words. Ayan. Then, checkpoint. Sado si muncheril ilko so pisatan marinji. Always read the question to see if it's similar. Ayan. Sa question, para ano, tama yung sagot mo. Lalo na kung alam mo yung word na nakalagay doon, di ba? Ayan. Dapat alam mo kung anong hahanapin mo. Then number two, pande marinchi wakin. Check if it's the opposite. Ayan. Number two. Then number three, paro tapul sontekham. Choose the answer right away. Then number four, morum yon dapi anan goson chiyogo namun gosi tapin. If you don't know, you have to erase what's not the answer. Ayan. Sige, so next example, ayan, meron tayong example. Sige, basahin nyo, then send nyo kung ano sa tingin nyo yung answer. Okay, ayan. So, meron tayong word dito na kagyok. Pero ang nakalagay dito sa question, ang hahanapin nyo ay ano daw? Okay, ayan. Similar. Okay, similar word ng kagyok. Ayan. So, taong tanue, bisutan marun mo simunika. Ayan. So, kagyok. Ayan, kagyok. And similar word is cup or teka. And so correct answer is number two. And sige. So ito, ayan, yung example natin, kagyok means price. And price. So cup or teka is price din. Ayan. Price or parang value. Ganyan. Yung ibig sabihin nito. Ayan. So, similar word ng price is cup. Tapos, yung ibang choices natin, ito. 1, 3, and 4. Tingnan nyo itong number 1. Yogum. Ayan. So, yogum is fair. Ayan. Sayong ryo. Usage fee, tekong payment, unim fair. Ayan. Pero itong apat na to, parang same meaning lang sila. Ayan. Diba? Isang word, tapos ang daming
kaparehas. And dami niyang similar word. Then next, itong interest, Ija and Kumri. Ayan. Tapos itong number 4, penalty. Ayan. Polkum, quaterio, pumchikum, penalty. Ang ibig sabihin. Ayan. So, isama nyo din to sa ano pag re-review nyo. Itong synonyms, antonyms, and similar words. Kasi hanggang sentences, ano meron to? Lalabas siya. Ayan. Gagamit din siya itong mga words na to. Parang ano lang, itong mga similar word ay, di ba tayo merong mga, yung Tagalog na malalalim. Kasi minsan ang ilalagay, o ang nakalagay dito is yung ano, yung mga common na word in Korean, ganyan. Or kung kayo masipag mag-review, ayan. Or kahit panood lang mga K-drama, ganyan. Magiging familiar ka dun sa word. Ayan. Pero yung similar word niya is parang yung di naman yun masyadong nagagamit. Ayan. In daily, ano, Korean sa speaking, ganyan. Pag nandun ka na. Ayan. Di naman siya ganun. So parang mga malalim lang siya na word na sa written lang din makikita. Ayan. Pero syempre, dahil yun yung lumalabas sa exam, kaya yun, kailangan nyo siyang ano, reviewin. Ayan. Sige. Wait nga, parang nabaliktad ah. Ah, sige. Hindi pala. Hindi ko nabura. Sige, so next example na. Ayan, dahil nakalagay na dito yung translation. Ayan, sige, tingnan nyo na lang. Ayan, so sa next example na, ayan, meron tayo dito yung pandemal. So, ito ay opposite. Ayan. Opposite word. Antonyms. So, ang word natin is are. Ayan. Are is below. Ayan. Then, ang hinahanap is yung kabaligtaran ng word na below. Ayan. So, above. Above ang answer ito. Number 3. We. We above. Ayan. Tapos, itong meet. Ayan. Meet it. Kung nakalagay dito sa question is pisutan mal. Ayan. Kung halimbawa lang, ang nakalagay dito sa question ay bisutan mal. Ang hinahanap is similar word. So, kung similar word, ang nakalagay dito, ang answer is 2. Ayan. Pero dahil ang nakalagay dito ay pandemal, ayan, opposite word ng are, yung answer ay we, above. Ayan. Pero ito, similar word ng are is meet then, ayan, down. Then, meron tayo dito, ito, number 1, opposite side. Same meaning, konopyon and majunpyon. Ayan. Konopyon, majunpyon, opposite side. Tapos, itong number 4, sai and kaunde. Between, then center or middle, same meaning. Ayan. So, meron ganun na. Ayan. So, pattern. Ayan. So, yun lang pattern ng pag-answer nito. Choose similar words and choose opposite words. Ayan. Pisutan mal, similar. Pande mal, opposite. Tapos, ito yung nasa book. Diyan sa page 54. Oh, ayan. Page 54. Kung di nyo pa nalalagyan ng translation yung libro nyo, di ba malalaki naman yung space niyan? Pwede yung sulatan. Ayan, so ito yung word. Tapos, ito yung similar word. Ayan. Then, opposite word. Ayan. Similar word, opposite word. So, meron tayo ditong ano, word. Ayan. Ito yung word, diba? So, kahit una mo na lang kunin lahat ng word. Ayan. So, itong, tingnan nyo itong una. Ano itong first word dito?
month. Okay, ayan. So first word, ayan, yung unang word is tal. Okay, ayan. So tal is month. So wall is month din. Month. Ayan. Same meaning sila, 'di ba? Then next ito ton. Money. Correct. Money din. Yon gum is money din. Pero kung sinerge mo cash. So, ganun din. Same lang pera. Tapos, kung nakita nyo merong mga space. Ayan, may space. Ibig sabihin, wala siyang similar word. Ayan, wala siyang opposite word. Ayan. Diyan, check nyo na lang yung book. Ayan. So, dito, yan, makita nyo naman yan, yung mga dumating na yung libro. Yung may mga bago kasi, di ba, na bago lang naman nag-join, so wala pa silang libro. Ayan. Basta sa synonyms, antonyms, pag may space, ayan, ibig sabihin, walang meaning, walang similar word, walang opposite word, ganyan. Then, next, ito. Sige. Ay, kayo mag-next. Ayan, ito. Ano tong nodong? Ayan, sa mga nakapag-translate na. Labor? Or work? Labor. Then, kunro. Same po, similar. Similar, working. Ito, kunro, working. Ayan, so ganun lang. Yung nandyan sa book, page 54 hanggang, dami no, ayan. Hanggang 62. Ayan. So ito ay nouns pa lang. Basta tingnan nyo na lang, pagka, ulitin ko, pag may space, ibig sabihin, wala lang siyang, wala siyang similar word or opposite word. Ayan, nakalagay naman dyan sa taas. Sige, so, example ulit. Ayan, basahin nyo din, send nyo kung ano yung answer. Okay, and so ang answer is 3. Okay, and so correct. Yeah, number 3. Sige. So ano ba tong kupyo? Salary. Salary or wage? Salary po. Correct. Ayan. So, salary. So, same. Ang question dito ay pisutan mal. Ayan. So, similar word or antonyms ng kupyo. Ayan. So, similar word niya is wolgup. Ayan. Salary din. Same sila. Nandun to sa kanina, yung una nating example. Diba? Ayan. Ayan. So, yung ibang word is itong ibig sabihin. Ayan. So, mayroon tayong sang-yogum. Ayan. So, sang-yogum is bonus. Then, bohum, insurance. Itong 4, kung-juek, deductions. So, similar word. Then, lagi nyo lang check yung mismong question para alam nyo kung ano yung hahanapin nyo? Ayan, kagaya nitong example natin,
Diba? Yan, kupyo, salary. Yan, so wolgup wage or salary. Sige, next example. Okay, ayan. So, dito, ang nasa question ay pandemal. So, opposite. Ayan. Antonyms ng word na chonyong. Ayan. So, yung chonyong, ayan, yung chonyong is... exclusive. Ayan. Exclusive or, ayan, private. Ayan. Private use. And exclusive or private use. So answer, ang answer is 1. Ayan, public use, kong yung. Itong number 2, public din. Ayan, kong kong. And chon mun, professional. Kon mu, public affairs. So answer is 1. And kong yung, public use. Chon yung, private use or exclusive. So, checking order. Ayan, yun lang. Kailangan lang i-check yung mismong question. Ayan, kagaya nito, di ba? Ayan, mismong question dito para alam nyo kung anong hahanapin nyo. Kung similar word ba or opposite word. Ayan, pisutanmal, similar word, pandemal, opposite word. Then, pagka alam mo yung word, syempre, and choose the answer right away. Pero kung halimbawa, merong gantong lumabas sa'yo sa exam, tapos di ka talaga familiar dun sa word, is balikan mo na lang siya. Yan, kasi mabilis nga yung oras sa exam, di ba? Parang 20 minutes lang. Yan. So, parang may bawat number, meron ka lang 1 minute. Yan, para sagutan ang bawat question. Sige, ayan. So, bago kayo mag, ano, meron pa itong mga example, itong synonyms, antonyms. Yan. Bago mag-example, yung bago natin pala i-continue yung mga example is mag-wish tayo ulit muna ng vocabularies. Yan. So, sagutan nyo itong quiz natin. Yan. Kahit mababa lang yung makuha, okay lang yan. Practice lang naman to kung natatandaan nyo ba yung mga words na yan. Kasi yun nga eh, di ba, kahit anong gawin natin, ayan, is kailangan nyo talaga ng vocabularies sa exam. Di ba? Hindi pwedeng hindi. Ayan. Kasi pagka ganun, ano, manguhula ka. Ayan. Kasi wala kang alam na word. Ayan. Kagaya lang nito, nung huli nating example, itong synonyms, antonyms, ba? Diba? Ayan. Pagka hindi mo alam yung word na nakalagay, is mahirapan kang sagutan to kasi hindi mo alam eh, yung mismong word na nakalagay doon. Kahit sabi natin isang word lang siya. Ayan. Sige. Ayan. So, send ko yung link ng quiz. Wait lang. Ano na ngayon, no? Thursday. So, quiz number 4. Wait. Kaya, natin continue yung ito.
yung synonyms, antonyms ng mga examples.
Okay, ayan. So, continue tayo. Dito pa rin, synonyms, antonyms, mga examples, kagaya nung kanina. Ayan. So, same key points pa rin. Memorize vocabulary that came out on the test, including examples. Tapos, similar words are opposite words. Then, memorize by category. Ayan. So, read the question and choose similar or opposite words. So, munchirul ilko pisutan marina pandemal korugi. Yes, so meron tayong example ulit. Number one muna, pabasa din. Send nyo kung ano sa tingin nyo yung answer. Number one lang muna. Okay, sige. Anong sa tingin nyo answer sa 1? Okay, ayan. 4. Sige. The next, number 2. Ayan. So, sa number 2, ang answer ay 2. Sige. So, dito, ayan, tingnan nyo sa screen. So, meron tayong question. So, ito number 1. Ayan. Nilalagyan ko muna mga, ayan, may underline naman kung anong hanapin nyo. So, number 1, ito, pisutan mal. So, similar word ng kneda. Ayan. So, kneda is finish. Ayan. Kneda is finish. So, similar word is machida. End. Ayan. So, finish, end. Kneda, machida. End. Then, next, itong mga choices natin, ito, number 1, chaksuhada, start. Kunta. O, cut off. Then, charada, cut. Then, next, itong number 2. Ayan, number 2. Daum tanwe pande marin muwishim nika. Ayan. So, yung may naka-close and open parenthesis na word dito, plug. Ayan. Plug or kota. Ayan, plug. Put or put in. Put into. Or stick. Ayan, stick into. Ayan. Isasaksak yung ano, plug. Parang ganun. So, ang opposite word niya, ayan, ang antonyms niya is, ayan, to pull out, pull off, or pull away. Ayan, kota, opposite word is popta. Ayan, kota, popta. Opposite word. Ayan, lagi niyong chicheck yung question. Ayan, pag pisutan mal, synonym, similar word. Pag pandemal, opposite. Ayan, antonyms. Okay? Tapos dito sa number 2, yung mga choices natin, ito, pacta is hit. Pulda is untie or undo. Then, calda is grind or sharpen.
Sige. Yan, pabasa din, send nyo kung ano sa tingin nyo yung answer. Okay, ayan. So, ang answer is... Ayan, 4. Ayan, so, chuda. Right, so, chuda is... Ayan, chuda means... correct. Ayan, to give. Ayan. So, chuda is to give. So, similar word. Bisitan mal, synonyms ng chuda is ito, turida. Ayan, turida means to give din. Tapos meron pang ibang word na ang ibig sabihin ay to give din. Ito, bachida and ulida. Ayan. Tapos, ang opposite word ng to give is ito, bata. Meron na tayo nito kanina. Ito, di ba? Bata is to receive. Yung nasa unang example natin. Ayan, bata is to receive. Or ito, tada, to take. Ayan. Then, ito, tada is to pick. Ayan. Tapos, meron tayo ditong okida. Ayan. So, okida means to break or violate. Ayan. To break or violate. Then, itong wibanhada. Ayan, so, wibanhada is to violate din. Ang ibig sabihin itong wibanhada. Tapos, mayroon tayo itong chikida and chunsuhada. Ayan. So, chikida is to ano naman, to obey or to follow. Ayan. Chikida and chunsuhada, same meaning. The next example.
Okay, ayan. So, dito, sa example natin, ang answer is... Ayan, Giuda. So, ano tong Suda? Ano ibig sabihin ng Suda? To write. Oh, correct. Ayan, to write. Ayan. To write. So, ang nandyan sa question, ayan, ang nandito sa question is andemal. Ayan, so opposite word daw ng write. Ayan, ng Suda. Ayan. So, opposite word niya is ito, Giuda. Okay, ayan. So, Giuda is to, ano? Erase. Ayan, erase. Suda, write, Giuda, to erase. Ayan. Tapos, meron tayo ditong, ano? Chokta. Ayan. So, chokta is to, oh, ano din yun eh, parang to write din. Ayan. Same meaning, ayan. To write. And then, next, itong gurida. Ayan. Gurida. To draw. Correct. Ayan. Gurida is to draw. Ayan. Then, miyosahada, ayan, same meaning, ayan, miyosahada is to, ano din, to draw, ayan. Then, eto, chiyuda, obseda, sakchehada, ayan, erase, delete, remove, ayan. Sayong, ito, number four. To use. Okay, correct. And to you, sayong hada, iyong hada, ito rin, suda. Meron yan, depende sa sentences. And suda means to, ano din, use. Sige. Same lang. So, yun pala, yan na yan, kagaya kanina. Yan, munchiro ilpisan marina, pandemal, korugi. Read the question and use similar or opposite word. Ayan. Ah, sige, ito. Ayan. Ayun na. And so, yun pa rin. Read the question and choose similar or opposite words. Then, always read the question to see if it's similar and check if it's the opposite dun sa mismong question. And para alam nyo kung ano yung hahanapin yung ano, words. Ayan. So, ito din yun. Yung din lang sa book. Ayan. Synonyms, antonyms. Ayan. Para kasing ano na yan eh. Assignment nyo, di ba sabi ko nga yan. Pwede nyo lagyan-lagyan ng mga ibig sabihin, yung mga words dyan. Ayan. So, dito, ayan, meron pa tayong kasunod na mga examples nitong synonyms and antonyms. Ayan. Similar and opposite words. 자주 쓰이는 단어들 발견 발견하다 전기의 발견 단서 발견했어? 어제 발견한 사진 우연 If you see something in common between these words, then that's probably what it exactly means. 우연히 우연히 알아냈어. 우연히 그 얘기를 들었어. 그건 우연이었어.
사이 산과 산 사이 골키퍼의 다리 사이 나 그 사람이랑 가까운 사이야 현실 현실적 현실적으로 가혹한 현실 현실적인 희망 현실적으로 생각해 작품 훌륭한 작품 작품 전시 최고의 작품을 만들 거야 상상 상상하다 즐거운 상상 더 큰 나무를 상상했어 내가 상상한 미래 현실적인 상상 상상과 현실 사이 우연히 발견한 작품 Okay, sige. Ayan, next example. Ayan, pabasa din. Send nyo yung answer. Okay, ayan. So, dito sa example natin, ayan, ang nag-send ng answer ay 1 and 3, 2, ayan. So, answer is 1. Ayan. So, ano ba yung nakalagay dito sa... So, ano ba yung nakalagay dito sa box? Ayan. Kiyoni. Neryokada. So, kiyoni ay, o kiyon. Ano ibig sabihin ng kiyon? Temperature po. Oh, correct. Ayan. Temperature. Neryokada is? To fall. Okay. Neryokada is to fall, go down, bumaba, ayan, go down, ayan, decrease, ganyan. So, sabi dito yung similar word niya, ayan, ng neryokada, ayan. So, similar word niya is itong torochida, ayan. So, wala na akong lagising, ano, translation, yung mga unang example lang kanina, ayan. Para malaman niyo kung ano, paano sagutan. Ayan. So, itong torochida is to fall din. Ayan. To fall or to, ano, to
decrease then ang ibig sabihin niya, ayan, bumaba. Ayan. So same meaning sila, Neryokada and Torochida. Ayan. Sige. So kunin na lang din natin yung ibang meaning ng mga choices, ayan, para malaman niyo din yung mga words, 'di ba? Ayan. So itong number 2, itong sangsunghada. Anong ibig sabihin? To rise. Okay, correct. And to rise or to go up and tumaas. So, kung ang nakalagay dito sa question is pandemal, opposite word. So, ang answer natin is itong 2. Ayan. Pero hindi. Ang nakalagay kasi similar word ng Neryokada. So, similar word niya is itong Torochida. Ayan. Then, next, itong number 3, Chusahada. Oh, Chusahada. Walang may alam, walang familiar sa Chusahada. And to get ano, a shot or shot injection. Ayan. Ay, ito pala number 3, Chusahada. To get shot or to inject. Ito, Chusahada. The next, Choryomhada. Expensive. Choryomhada. Ano? Cheap. Inexpensive. Oh, ayan. So, cheap. Ang ibig sabihin ng Choryomhada. Ayan. Choryomhada. Sige, ayan. So, next, ano, next example. Wait. Ayan. Okay, ayan. So, ang answer ay 3. Okay, correct. Ayan. So, ano ba itong ano? Okita. What is okita? Violate. To break. Okay. To break or violate. Okay. Break or violate. Ayan. Parang halimbawa, ano? Break or violate traffic rules. Ganyan. So, ang ano niya, ang opposite word niya, pandemal, is chikida. Meron to kanina, di ba, yung sa example natin. Ayan. So, chikida is to ano? To follow, to obey. Ayan. Mm-mm, correct. Ayan. Basta, check nyo lang yung dito sa mismong question. Ayan, para alam nyo kung ano yung hahanapin nyo sa choices. Ayan. Okay, next. Okay, ayan. So, sinend yung answer ay 2. So, ano ba itong ano?
둘다. So 비슷한 말. Similar word. Turn on, switch on. Oh, correct. Turn on, switch on. So similar word niya is 켜다. Yeah. So 켜다 is ganun din. Yeah. To turn, switch on. Yeah. Turn, switch. Yeah. To turn on, switch on. And yeah. Same meaning sila. Yeah. Sige, kunin natin yung ibang meaning nung words na nandito. And kahit maulit, di ba? Mas maganda nga yan pag paulit-ulit. Di ba? Mas matatandaan nyo yan, yung mga words. Sige, number one. Ano yung kuda? Turn off. Okay, turn off. And turn off to. Kung nakalagay dito ay pandemal, opposite. So, answer is one. Pero ang nakalagay kasi dito sa question ay bisitan mal. Ayan. So, similar word. Kaya ang answer ay two. Next, chamkida. Chamkuda. Ayan. Tulok. Chamkuda. Ayan. Oh, correct. Ayan. Tulak. Ayan. Then, next. Giuda. So, mayroon na to kanina. Giuda is to? Erase. Erase or remove. Remove. Sige. Next example. Ayan. So, sinend yung answer ay 2. Ayan. So, correct. So, yung word natin is manada. Ayan. So, ano ba yung manada? To meet. To meet. Oh, correct. And manada is to meet. Ayan. Tapos, meron tayo ditong, ayan. Answer is heyochida. Ayan. Heyochida. So, sabi dito, pandemal. Yan. Opposite word ng to meet or makipagkita. Diba? So, heyochida is to separate. Oh, okay. Oh, yeah. Correct. Oh, separate. Yan. To break up. Yung nakalagay sa translation. And to separate. Yan. Kasi ito makipag-meet. Diba? Ito hindi. Yan. To separate. Heyochida. Ayan. So, pandemal, opposite word ng to meet. Ayan. So, opposite word niya is ito, heyochida. Next, itong munehada. Kunin lang natin yung mga ibig sabihin ng mga words. Ayan. So, correct, to ask or to inquire. The next, punaphada.
To mix. Mm, correct. To mix and mix or to blend. And to mix or to blend. Then next, haltang hada. Assignment. Oh, correct. To assign. Ayan. To assign. Haltang hada. Okay. So, yun lang. Ayan ang pattern dito sa synonyms, antonyms. Ayan. Similar opposite word. Pisithan mal, pandemal. Ayan. Pero yun nga, para masagutan nyo to dapat, alam nyo yung mga words. Bukod dun sa question, ayan. Syempre, mahalaga din na alam mo yung tanong, diba? Para alam mo yung hahanapin mo, ayan. Kasi sa exam, ganito na lang yung makikita mo dun. Ayan. Ganyan. So, answer the following question. Then, ito yung question, ayan. Para alam mo kung ano hahanapin mo dyan sa choices. And, para masagutan mo siya, diba? Dapat alam mo yung word. Ayan. Yung word. Bukod dun sa mismong tanong. Ayan. Pisuthan mal. Pandemal. Ayan.잠시만요. 혹시 이거 떨어뜨리셨어요? 여보세요? 지금 어디쯤이야? 나 2번역에서 내려. 3번 출구에서 기다리고 있을게. 여보세요? 지금 어디쯤이야? 나 2번역에서 내려. 3번 출구에서 기다리고 있을게. 저기요, 이 근처에 편의점 있어요? 편의점이요? 이 다음 골목 들어가시면 바로 있어요. 네, 감사합니다. 저기요, 이 근처에 편의점 있어요? 편의점이요? 이 다음 골목 들어가시면 바로 있어요. 네, 감사합니다. 어우, 김치찌개 되게 짜. 그래? 소금을 너무 많이 넣었나 봐. 물 좀 더 부어야겠다. 어우, 김치찌개 되게 짜. 그래? 소금을 너무 많이 넣었나 봐. 물 좀 더 부어야겠다. 보헤미안 랩소디 7시 표 두 장 주세요. 오늘 7시 표는 매진입니다, 고객님. 그럼 9시 50분으로 두 장 주세요. 보헤미안 랩소디 7시 표 두 장 주세요. 오늘 7시 표는 매진입니다, 고객님. 그럼 9시 50분 걸로 두 장 주세요. 여보세요? 지금 어디쯤이야? 나 2번역에서 내려. 3번 출구에서 기다리고 있을게.
저기요, 이 근처에 편의점 있어요? 편의점이요? 이 다음 골목 들어가시면 바로 있어요. 네, 감사합니다. 오우, 김치게 되게 짜. 그래? 소금을 너무 많이 넣었나 봐. 물 좀 더 부어야겠다. 보헤미안 랩소디 7시 표 두 장 주세요. 오늘 7시 표는 매진입니다, 고객님. 그럼 9시 50분 걸로 두 장 주세요. Okay, ayan. So, meron ulit akong ano. Ito, trial exam. Okay, ayan. So, meron ulit akong ito, ayan, trial exam. Yung di makapag-open ng link, ayan, singin nyo na lang sa messenger. Ayan. Sige. So, gumawa naman na ako, ayan, kaya araw-araw, ano, merong trial exam. Pero ano pa to? Yung iba na ulit, kasi anim lang nagawa ko noon, ayan. So, meron na ako nagawa ulit tatlo, pero next, pang next week pa, ayan. So, isa, i-ano lang, ayan, by number. Ayan, trial exam 4 Thursday ngayon, di ba? Bukas, trial exam 5, sa Monday 6, sa Monday next, sa sunod na week, ayan. So, hanggang 10 na trial exam. Sige, ayan. So, okay na, continue tayo bukas. And may mga natira pa rin example dito ng synonyms, antonyms, and related words. Ayan, pwede nyo na rin reviewin yung kasunod na lesson. Page 63 to 66. Ayan. Yes. So, same link lang. Save nyo yung link dun sa GC. Oh, kasi natatabunan pagka maraming nag- oh, here, welcome. Ayan. Good night. Good night. Mas ulit. Oo. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Thank you po, ma'am. Thank you po, Miss Princess. Bye po. Good night. Good night po. God bless. Oh, God bless din. Kamsahamnida, yeah. Miss Princess. Oh, kamsahamnida. Yung hige sa'yo. Kamsahamnida. Oh, kamsahamnida.